Yung mga ka-pinboy, nandito na tayo sa Heman Park, dito sa MIT. Nakababa na tayo ng bus. Right, ayun, ang dami nila, oh. Kaso wala tayong tinapay. Minsan nagpapakain ako dito, eh. Nakaka-relax talaga mga ganitong mga lugar, mga ka-pinboy. Ang ganda ng puno na to. May ganito sa bahay. Presko ng bakuran nyo pag may ganito ka. Ayan, may tungkod na ako. May tungkod na si Pinboy. Yo, what's up mga ka-Pinboy? Pasok tayo ng alas 3 ngayon. Ang oras ngayon ay 1:53 ng hapon mga ka-Pinboy. Ang daan ng bus ay 1:55. So sandali lang naman yung bus stop. Nandyan lang yung bus stop. Minsan late naman ng konti yung bus. And mga ka-Pinboy, magandang araw sa inyo. Magandang hapon. Napakaganda ng panahon ngayon. Maaliw-alas, walang ulan. Punta tayong bus stop ulit. Bahala kung dito na tumawid. Mas maraming sasakyan. Yan, dito na tayo tumawid mga ka-Pinboy. Alright. Mga ilang araw din tayo hindi nakapag-upload mga ka-Pinboy dahil medyo busy talaga sa trabaho. Ang daming ginagawa. At medyo pagod at medyo may tinatapos kami mga ka-Pinboy. At may mga bisita na naman daw next week mga Lunes, may bisita kami darating, kaya maraming inaayos, maraming inaasikaso, at hindi ko na nagawang magdala ng GoPro mga ka-Pinboy. Madalian lagi, tsaka medyo pagod na rin yun mga ka-Pinboy. Ito, papasok na naman tayo ng alas 3 ng hapon Martes, at magde-day off naman tayo bukas, Miyerkules, Huwebes, at yun, hindi natin alam kung anong plano bukas, wala na. At eh mga ka-Pinboy, baka dumaan na yung bus, sinisilip ko sa likod. Punta na tayo ng bus stop mga ka-Pinboy. Nandito na tayo sa Weymouth Road, Manurewa. Silang tayo dito. Wala pa naman yung bus. Dalawa kami ngayon nag-aantay. Pumuna tayo. Eh mga ka-Pinboy, sweldo nga pala ngayon. Martes. Magpapatala tayo mamaya sa online. Yung Martes yung sweldo namin dito. Dating ko sa MIT, dating ko dun sa Manukau bus station ay 2:26, mga ganito, 30 ganun. Ito na yung bus mga ka-Pinboy. Labas na ako. Alright, dalawa kami ngayon. Ayan, kita-kits mamaya sa loob ng bus. Alright mga ka-Pinboy, nandito na tayo. Wala masyadong pasahero. Tatlo lang kami. Yung biyahe na. Mga ba na yung buko ah. $25 gupit mga ka-Pinboy. Dito meron dito sa ano, dito sa Clendon na Pakinsay malapit. Merong barbershop dyan. Yeah, dyan ako nagpapalaundry. Minsan yung laundromat. Yan. Katabi niyan, may barbershop dyan. $25. Haba na lang buhok ko. Pero sa trabaho naman, wala namang problema. Hindi naman sinisita yung mga mahabang buhok dito. Tsaka, halos lahat kami mahaba buhok dun. Lalo na yung mga taga New Zealand talaga. Ang haba ng buhok.
walang pakialaman sa buhok dito. Mahaba man kasi okay lang. Yun lang yung kagandahan dito kasi pwede kang magpa-long hair. Kaya pinapagalitan ako sa baan. Lalo yung mga ano ko minsan, pagupit na daw ako. Mahal eh, 25,000. Pero gusto ko rin kasi subukan magpahaba. Pero kung masagawa na, baka isang araw pagupit tayo. Hindi pa ngayon siguro. Alright mga kapinboy, biyahe na papuntang MIT bus station. Waimahia Intermediate School. Hikurawai na Waimahia. Agad tayo makakarating ng trabaho na ito kasi nakasakay tayo kaagad. Wala pang alas dos. Ilang minutes lang naman yung biyahe. 25 minutes lang hanggang trabaho na yun. Kaya mabilis lang yung biyahe. Pinboy, hindi ka pa rin dahil sa Manila. Te kuro ma tauranga. Te ma tauranga school. May mga gumagala ding aso dito. Lalaki pa naman ang katawan. Ayun. Walay itim. Minsan sa gabi pag uwi ko ng mga alas 11:30, ngayon nasasalubong ako dun sa gasoline station sa BP Connect. Doon kasi ako pumababa pagka 11 ako umuwi. Gulat ko, laki ng aso eh. Dambuhala eh. Gumagala sa gabi pero ang gaganda naman dito, hindi naman nanghahabol. Hindi naman nangangagat. Wala pa akong nakitang mga agresibo na aso sa labas, sa kalye. Hindi nanghahabol gaya sa atin pag nakawala. Pwede kang habulin, pwede kang sakmalin na lang. Dito, pansin ko, hindi naman ganun. Ang babait yata ang mga aso dito. Disiplinado. Get off your Mapleton Drive. Biglang makulimlim na naman, mga kapinboy. Kanina, maganda. Tingnan mo. Umuulan na nga itong banda, mga kapinboy. Ganun talaga dito sa New Zealand mga kapinboy. Kaya kailangan magdala ka lagi ng payong. Dapat lagi kang may dalang payong. Kasi ngayon, kunyari, pag alis mo sa bahay, ang ganda ng panahon, ang ganda ng araw, ang ganda ng sikat ng araw, maya-maya yan. Uula, after 10 minutes, 15 minutes, ayan, babagsak na yung ulan. So, pabago-bago. Ganun daw talaga dito sa New Zealand. Pabago-bago ng panahon. Ayan, may aso na naman. Laki na ng mga ulo, nakakatakot yung mga itsura. Hindi ko alam kung anong mga lahi ng mga aso dito. Halos magkakamot. Ay mga kapinboy, ganun ang weather nila rito. Minsan maganda ang panahon, ngayon maganda ang panahon. Maya maya mahangin. Maya maya umaabot, umuulan na. Mas iinit na naman. Kaya kailangan lagi ka may dalang payong. Kaso tamad ako magdala ng payong, laki kasi ng payong ko. Sinusuong ko na lang yung ambon. Ayan, makulimlim bandar. Banda rito. Medyo maganda. Maya maya yan, tinan mo, babagsak na yung ulan na yan. Pero ang ganda ng araw pag alis ko. Yun ang napansin ko dito sa New Zealand. Bye-bye ba ng panahon? Dito 11 tayo. Closing time. Tapos day of bukas. Mamimili ng pagkain kasi wala na yata akong bigas doon. Huling sain ko na yung kanina. So kailangan kong bumili ng 5 kilong jasmine rice. Nasa 15, 16, ganun. $16, $15. Parang ganun yung presyo. 5 kilo. Jasmine rice. Siyempre bibili tayo ng ulam, mga
pang merienda na ba? Mga pagkain pang merienda. Maraming estudyante rito ngayon. Mga tumatawid ng mga estudyante. Sinabihan ko huwag matakot kasi lahat naman kayo dun first timer, mga first year college kayo. So ayun, okay naman. Ayun, nakakatuwa lang na may nag-aaral na ako ng college, mga kapinboy. So yun yung pinaghahandaan ko, hindi biro ang gastos, mga kapinboy, lalo na sa pamasahe, tuition, eh sa mga gamit pa ng mga pang nurse, hindi biro yung gastusan nun. Ayun mga kapinboy, pinag-iisipan ko talaga ng gusto. Dumarating talaga sa punto na parang ayaw na ako kasi nauubos ang panahon ko, mga kapinboy. Ang tagal ko na silang hindi nakasama. So nasasayangan ako. So alright mga kapinboy, may mga sumakay dito. Ayan. So kita kits mamaya pag baba ako ng bus. Alright. Superclinic.
Pinboy, nandito na tayo sa Heman Park, dito sa MIT. Nakababa na tayo ng bus at napakaaga pa. Nasa 2:20 pa lang yata. Kaya may 30 minutes pa tayo mahigit, mga kapinboy, na tumambay dito. Tambay muna tayo dito sa Heman Park. Dito tayo sa upuan. Ayun nga, mga kapinboy, yung mga nabanggit ko kanina na plano ko, kapag nag-for good ako, baka ano na lang, mag-vlog na lang ako. Kaya may susuporta pa rin kaya sa akin kapag nasa Pinas na ako. Ang gusto kong gawin dun, mga kapinboy, yung ano, kasi taga Bulacan kami, may bahay kami sa Bulacan, pero gusto ko dun sa probinsya ng misis ko, dun sa Cebu. Mahilig kasi ako, mga kapinboy, dun sa ano, yung magtanim-tanim ng mga kung ano-anong sari-saring gulay, magbungkal-bungkal ng lupa. Mahilig ako mag-alaga ng mga, gusto kong mag-alaga ng mga manok, kambing, baka. Yun, yun ang gusto kong gawin, mga kapinboy, kapag nag-for good ako. Gusto ko yun yung pinagkakaabalahan ko. Gusto ko yung pinapawisan, tapos gusto ko may bahay kubo. Kasi nga mahilig nga ako, mga kapinboy, lalo sa mga ganito. Mahilig ako sa mga ganitong park, mga puno, mga ilog-ilog, yan, mga ganyan, yung mga putik-putik. Yun yung gusto ko, mga kapinboy, tapos nagtatanim ka ng mga gulay. Yan ang kong lalaki sa Cebu, ganun ang ginagawa niya, nag-aalaga ng mga hayop, nag-aalaga ng mga, nagtatanim ng mga gulay. Yun yung gusto kong gawin. Kapag natuloy, mga kapinboy, sana suportaan nyo pa rin ako. At yun yung gusto kong gawin, yung simpleng buhay sa probinsya. Yun yung gusto kong gawin, na may bahay kubo ka dito, tapos meron kang mga alagang mga manok, kain ka sa umaga ng mga manok. Yun yung gusto ko. Tapos syempre may mga makukuha kang mga itlog, isusuga mo yung kambing, yung mga baka mo. So yun yung gusto kong pagkakaabalahan, mga kapinboy. At napakahilig talaga ako sa ganun, yung simpleng buhay lang doon sa probinsya. Yun ang balak ko. Pero taga Bulacan talaga kami, mga kapinboy. Taga Bulacan kami, San Jose del Monte, Bulacan, malapit sa North Caloocan. Dikit lang kami ng North Caloocan tsaka San Jose del Monte, Bulacan. Kami sa North Caloocan tsaka sa Quezon City. Yan, malapit kami. Ayun, mga kapinboy, so yun yung plano ko. In case na matuloy, sana may manood pa rin sa akin. Simpleng araw-araw na buhay lang. Tapos ang maganda kasi noon, yung mga nakakain mo sa paligid mo, ano, fresh talaga. Papawisan ka noon kasi kumikilos ka, nagbubungkal ka, naaarawan ka. So maganda yon sa katawan, yung pinapawisan. So yun yung parang type ko. Parang yun yung type ko sa buhay, mga kapinboy. Ganong klaseng buhay. So naikwento ko na rin sa misis ko yun. Sakaling pag nag-for good ako, parang yun yung gusto kong gawin. Taga Cebu yung pamilya ng asawa ko. Eh nakapunta na ako isang beses doon, tsaka simpleng buhay lang doon. Simple lang talaga. So yun yung gusto kong gawin. Yun yung plano ko, na pag sakaling mag-for good na tayo. Sana, mga kapinboy, nandiyan pa rin kayo para sumuporta sa akin, hindi lang dito sa buhay ko dito sa New Zealand. So sana nandiyan pa rin kayo. Ganda ng paligid ko rito. Ayan. So yung mga kapinboy, lakad-lakad na ako dun. Baka makaligtaan natin yung oras eh. Check natin yung oras. 2:30. Uy, basa ah. May nag-iisang itik dun, oh. Mag-isa lang siya. May trolley na naman, oh. Meron na namang isa doon. Dalawa ang trolley, nilaglag na naman dito sa tubig. Mga kapinboy, ito yung MIT, oh. Pati yung building na yun, MIT yun. Yung may orange-orange na yan, MIT rin yan. Tapos ito, tapos nandun yung Manukau bus station. Tapos ito yung Heman Park. So yung mga kapinboy, lakad-lakad na ito, baka makaligtaan natin yung oras.
boy. At napakalamig talaga dito pag dumadaan ako dito sa Hemon Park. Presong presko talaga, grabe. Sana mangyari yung mga kapin boy, yung plano ko na yun. Nag for good ako, gusto ko ganun yung pinagkakaabalahan ko. Dalawa kami ng misis ko. Kasi siyempre mga nagtatrabaho na yung mga anak ko nun. Ayoko pumirmi sa bahay, gusto ko may ginagawa. Nagtatanim-tanim, nagbubungkal-bungkal, nag-aalaga ng mga hayop. Yun yung gusto kong, yun yung trip kong gawin. Alright mga kapin boy, lakad-lakad lang tayo dito sa Hemon Park. Mahaba-haba pa yung oras natin. Makakapag-vlog pa tayo ng medyo mahaba-haba. Kaso basa yung Bermuda. Hindi, punta tayo dito. Kaso basa eh. Basa yung Bermuda. Doon na lang sa mga patok, sa mga itik. Uff, grabe pag nandito sa Hemon Park. Napakalamig. Alright, mga kapin boy. Magde-day off na naman tayo ng Miyerkules at Huwebes. Ilang araw din tayo hindi nakapag-upload dahil medyo talagang na-busy tayo mga kapin boy. Pasensya na kayo. At hindi rin ako nakakapag-gym. Dahil yun nga, maraming medyo abala kami sa mga paggawa ng mga arcade games at sa bowling. So laging busy mga kapin boy at maraming mga pumapasyal ng mga big boss sa venue namin. Alright mga kapin boy, so oras pa naman tayo. Dito tayo sa mga bibi. Bandang October, November yata lalago na yung mga dahon yung mga yan. Ang ganda niyan dito pagka umusbong na yung mga dahon, bulaklak. Ayan, ang ganda ng lugar na to. Na-witness ko na yan nung nakaraang taon eh. Bandang October, November, December yung papuntang summer na. Ang ganda niyan. Ayan, maglalabasan na yun. Napakagandang mga dahon at bulaklak. Yung mga tuyong puno na yan. Titingkad uli yung mga yan. So yung mga kapin boy, standby muna tayo. Right, ayun, ang dami nila oh. Kaso wala tayong tinapay. Minsan nagpapakain ako dito eh. May mga isda nga rin dito eh. Malalaki isda rito, mga hito, tsaka mayroon pang ano, palos, eel. Ayun mga kapin boy oh. Lumilipad pa doon na ibon. Ito ang maganda kapag mayroon kang ganitong kalawak na tubigan doon sa probinsya, no? Pwede kang mag-alaga ng mga pato, itik na pwedeng source of income. Diba nangingitlog yun? So kung may ganito ka, napakaganda. Alaga ka ng marami, tapos siyempre magpo-produce ng itlog. Benta mo sa mga pale-palengke, grocery store. The best ang business. Yun ang maganda. Ang lamig naman kasi dito. Whew. Yung mga kapin boy, Lambi Drive. Kasi napaka-aga pa eh. Sobrang aga pa. 36 pa lang. Gusto ko pumunta doon, mga 250. May ilang ano pa tayo. May ilang minutes pa tayo mga kapin boy. Lakad-lakad lang muna tayo rito. Madalas din ako manood sa YouTube ng mga ganun, yung mga nasa farm, yung mga nag-aalaga ng mga iba't ibang klaseng mga manok, mga iba't ibang klaseng mga kambing na inaalagaan, tapos yung mga buhay probinsya, mga pagtatanim, pag-aalaga ng kambing, pag-aalaga ng mga baka at kambing, yung mga
natuto ako sa mga ganun, yung mga tumatawid ng ilog. Kasi nasubukan ko yan nung bata ako, mga kapinboy. Pinanganak ako sa Isabel Leyte. Doon ako pinanganak, tapos doon ako nag grade 1, grade 2, grade 3. Naalala ko nung nakakasama ako doon sa mga liblib, kasi probinsya talaga yung lugar namin. May mga tubig, may mga ilog, may mga sapa, may mga malalaking puno. Talagang masukal talaga, mga kapinboy, gubat talaga. So nakakasakay ako ng mga kalabaw. Naranasan ko yun nung bata ako, mga grade 2, grade 3. Yun, hindi nawawala sa memory ko yung ganun, na nakapunta ako sa mga ganun. Tumatawid kami ng ilog, sa sapa, sa tunog pa lang ng tubig. Talagang napakaganda na pakinggan. So nagustuhan ko doon sa Cebu, sa probinsya ng misis ko. Ang ganda nila tingnan, no? Itong lugar na to, gustong gusto ko. Parang napaka-aliwalas. Ayan, no? Ayan, yung mga ganitong daanan. Tapos may matatanaw kang ganitong tubig. Lalo siguro pagka naglabasan na yung mga bulaklak tsaka mga dahon yan. Ayan, yung area na yan. Ang ganda. Ayan, may mga ganyan-ganyan din. May tubig-tubig din sa daanan. Ayos, nakapag-vlog tayo ng medyo mahaba-haba ngayon, mga kapinboy. Ayun, natatanong ko yung signage ng time zone bowling. Ayun, nandun yung time zone. Tatawid ako dyan sa Lambi Drive. Pero dahil maaga pa, mamaya may ang konti. May 10 minutes pa tayo. Ito ang sinasabi ko, mga kapinboy. Kapag mulaklak at nagdahon na yung mga yan, napakaganda. Yan, kuha lang tayo ng pang thumbnail natin, mga kapinboy. Bukas pala itong bag. Bukas yung bag ko. Yung zipper. Bukas na bukas, oh. Kalimutan ko isara. Lalakad ako, bukas pala ito. Kuha tayo ng pang thumbnail natin dito, mga kapinboy. Pwede nating pang-thumbnail dito sa ating vlog ngayong araw na to. Diba? Ang ganda ng lugar dito talaga sa Hemon Park. Dito rin, no, sa area na to. Right, karami na tayo. Ang oras na. 2:44. Nakaka-relax talaga mga ganitong mga lugar, mga kapinboy. Talagang nare-relax din ako sa mga ganitong mga tanawin. Eh tingnan nyo naman, green na green, oh. Napaka-green ang Hemon Park. Lahat ng park nila rito ganito halos. Malinis, presko. Dito to sa Manukau, Auckland, New Zealand. South Auckland to, mga kapinboy. Meron pa tayong 5 minutes. Standby muna tayo ng konti at mamaya papasok na tayo. Tatawid na tayo dyan sa Lambi Drive. At
Simula naman tayo ng trabaho. Araw ng Martes. Bukas laundry day, mga kapinboy. Dati nung bata ako, pag nadaan ako sa mga ganito, nililimas-limas ko yan eh, pag nadaan ako sa ganito. Dahan-dahan na tayo. Ganda ng puno na to. Tatlo pala to, isa, dalawa, tatlo. Ito yung pinakagitna. May ganito sa bahay. Presko ng bahura nyo pag may ganito ka. Preskong presko. Pinboy, may tungkod na si Pinboy. Pasok ka sa time zone, ganito, no? May daldala kang tungkod. Anong nangyari sa'yo? Ano to? Mushroom? Parang mushroom, ah. Mushroom nga. Ayun, no? Mushroom nga siya. Balik na natin yan. Yung putol na sanga. Ay mga kapinboy, pasok na ako sa trabaho. Ay may daan pala rito. At gabi na tayo mga kauwi mamaya. Paglabas natin, 11 na ng gabi. Kaya limitado na yung pagbablog natin dahil madilim. Sobrang dilim. So yan, binakbakan ko na ngayon. Nandito tayo sa Heman Park. At tawid na tayo dito. Diretsyo na natin yan. At palagay ko sakto na yung oras. 2:15 siguro. Yung sakto, 2:49. Ayos. Tara na. Tara na, let's. Ihing-ihi na rin ako. Ayun o. Time zone, zone bowling signage namin. Mga kapinboy, tawid tayo rito sa landing drive na to. Ayun, walang sasakyan. Walang sasakyan din. Diretso na tayo. Sasakyan. Baka bukas day off natin, pumunta ako ng fitness cartel. At ilang araw din tayo hindi na pag-exercise. Yan na yung time zone mga kapinboy. Ayan rin yung fitness cartel. Punta na ako sa aking trabaho. Papasok na si Pinboy. At muli, bawal doon mag-vlog. Kaya hanggang dito na lang mga kapinboy. Kita kasi mamaya mga kapinboy pag-wake ko after 8 hours mga kapinboy. 8 hours later.
Yo mga kapinboy, nakalabas na tayo ng trabaho. Alas 11 pasado na, 11:15 mga kapinboy. Ang masasakyan ko ngayon mga kapinboy ay bus 362 dyan sa bus station. Doon ako pupunta, 11:35 yung biyahe papuntang Manurewa.